Hey guys, welcome back to my channel. This is Jong again, and for today's video, i-share ko lang kung ano yung experience ko within this past 2 weeks, kasi I have encountered a lot of stress problems. So parang halo-halo na lang din yung... I'm not supposed to vlog this time kasi I'm not feeling well, but something forced me to do it. Then hindi pa the other day kasi last week pa nagkaroon ako ng problem, and I am taking medication for basta hindi ko na siya i-share kung ano talaga yung reason why I am under medication. Okay. Kasi very personal, and yes, I'm on recovery, but I guess na hindi pa siya talaga magiging totally okay. Then the other day, kasi kung magtataka yung mga katrabaho ko, and yes, I know na napapanood yun itong vlog ko, the way I upload and the time I send a video for this channel, alam ko napapanood yun guys. For the past few days, very uncommon and unusual dahil sa nangyayari sa akin, trials. Parang sumabay pa yung mga problema, di ba? And it's normal bilang tao. So as of now, medyo hindi rin okay, as you can see. The other day kasi, dahil sa gamot siguro. Ito guys, hindi ko sinishare sa family ko kasi I don't want them to worry about me. Kasi di talaga ako masyadong mahilig mag-share ng problem. Lalo na kapag personal problem ko. And yet, karapatan nilang malaman, lalo na sa mother. Tama yung sinabi ng pinsan ko na nag-iisa lang ako dito sa Maynila. And yun nga guys, yung the other day, I was rushed in the hospital kasi naninikip yung dibdib ko, at yung parang ginawa ko lang kasi talaga is uminom ako ng gamot ko. Then I'm not sure, I don't know kung yun ba talaga ang reason kung bakit naninikip yung dibdib ko at hindi na ako makahinga. But as per the medical team nag-handle doon dito sa Quezon City is dahil dun sa gamot, sa dose na ininom ko, tumaas yung BP and the same time itong acid sa katawan ko. So meron akong history ng, kasi acidic ako eh. So noon pa acidic na talaga ako guys. Then the other day, yun, isa din sa nag-diagnosis yung tumaas yung acid ko. Kaya sobrang pakiramdam ko guys is sobrang sikip ng dibdib ko na hindi ako makahinga. At madaling araw yun. Then feeling ko ang init ng dibdib ko, kaya sobrang parang nasusunog na yung dito ko. And until now guys, hindi pa rin okay yung lalamunan ko. Hanggang dito na guys, parang dito na lang hinahabol ko yung hininga ko. So it's because of the acid reflux. So kung familiar kayo sa ang tawag dyan sa sakit na yan, delikado guys, kasi para kang aatakihin eh. Pwede mong ikamatay din yan kapag ka hindi mo naagapan ka agad. And I am so thankful kasi na isugod agad ako sa hospital nung time na yon. And shout out pala kay Randy Hanures. Big help yung ginawa mo, dahil kasi I beg him talaga na baka pwede mo akong tulungan papuntang kasi meron na kaming nurse dito sa taas, which is asawa siya ng kapatid nitong may-ari nitong bahay. Kaya gusto ko pong sana na sabi ko, gusto kong baka pwedeng magpatulong sa nurse sa taas kasi papacheck ko yung BP ko, baka tumaas, tsaka bakit ako nahihilo, tsaka ang init ng pakiramdam ko. Pero ang hawak, paghawak nila sa akin guys, sobrang lamig yung katawan ko at namumutla na ako nun. Kaya natatakot na rin ako syempre, at
hindi ako nagsasabi ever since ng problema kong to dun sa family ko kasi nga ayokong mag-aalala sila sa akin. Then, na-advise ako ng pinsan ko na sabi niya na nakita niya yung my day ko. So, my day lang din naman na nakaka-capture ng o nakalagay doon sa letter. Kumbaga, nalagyan ko siya ng letter na another trial in life na naman. Tapos sabi na pinsan ko, why didn't you tell your family members dito sa province? Sabi niya, ganun. Oo, naintindihan ko. Kasi yung mama namin, guys, yung ugali nun, kahit sino or kahit isa sa mga anak niyang narinig niyang nagkasakit, talaga hindi siya mapakali na kaagad-agad namumurutin. Manakaagad yun na ganito-ganito yung gagawin niya. Kasi before, nung nag-schooling pa ako dun sa Davao, nagkasakit ako nun, ano din yun, kinabukasan nandun na sa dorm namin, dumating na agad. Sobrang talagang napaka-caring ng mother namin. Kaya maganda na rin siguro kung masabi ko doon sa kanila. Kasi syempre, try pa rin po nila na alamin yung current situation bilang anak nila. And that's a power of being a mother, guys. Lahat naman siguro ng nanay nag-aalala, diba? Wala namang magulang na nagpapabaya sa anak kung paano kayo inaruga ng nanay niyo nung maliliit pa kayo. Ganun din yung nag-iisip nung malalaki na kayo ngayon. And I feel the love na pinapakita nila sa akin. Kaya kanina, sinabi ko na rin sa pinsan ko kasi nakichat pala si mama doon, guys, sa pinsan ko. Ngayon parang ewan, nakonsensya ako na ala, di ko natupad yung sinabi ko sa kanya. Kasi supposed to mag-send ako sa kanya ng syempre, nagpapagapak kami ng bahay. Kasi pampadagdag na yun ng gastos para din sa pagawa ng bahay. Hindi ako nakapag-send kasi nga tinatago-tago ko yung nangyayari sa akin ngayon na hindi ko na talaga siya kayang tiisin. Sinabi ko na doon sa pinsan ko kung totoong nangyari. At least malaman na din nila. Pero okay naman na hindi ko na siya pasyadong pahabain kasi yung problema is kaya naman solusyonan. So yun nga, word lang kasi kahapon naka-sick leave na naman ako sa trabaho. Tapos ngayon, another na naman na okay pa ba yung akin na naibag? So, hindi ako nakakatulog na maayos, guys, sa totoo lang. So, nakakatulog ako minutes, 5 minutes to 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, pero din ako kaagad. Kumbaga, parang maipungatan ako, tapos hindi na ako makatulog ng agad-agad. Umaga na naman ako makatulog. Isa rin sa mga nagiging reasons kung bakit ako nag-decide na umuwi na lang. Kasi hindi talaga ako uwi dapat nun kung talagang merong hindi ako dapat uwi nun kapag pwedeng i-under doon sa HMO yung para dun sa confinement. Kasi sabi ko public, tapos imagine 1 a.m. to 8 a.m. saka pa din nagbumaba yung doktor para makausap yung patient. Hindi ako nag-iisang patient doon. Meron pang dumating nung morning na isa pang magpapakonsult. Pero ang tagal nga kasi talaga, guys. Totoo yung sinasabi sa balita or yung sasabi nila na matagal kang maasikaso kapag ka hindi. Di ba ang priority ngayon nila is yung sa COVID patient. Yun yung priority nila. Tapos nagtanong ako doon sa nurse kung anong oras available yung doktor kasi gusto ko na din kaagad na malaman, di ba? Then, matagal pa daw, sabi. Ganun. Pero sige, iantayin na lang din natin, sabi ko. Hanggang doon, nakausap na din ako ng doktor. So yung pala, yung gamot ko na tinitake, guys, hindi siya tugma talaga doon sa sa dapat kong inuman na sa akin. Hindi siya parang hindi siya tugma doon. Kasi naalala ko din na yung binigay sa akin is hindi ko sure kung talagang yun ba talaga yung brand niya ng gamot na yun. Kasi naalala ko yung sa pharmacy, sabi iba yung ibibigay namin sa inyo kasi walang available na ganyan na gamot sa amin. So baka kasi talaga yun ang
pinagkukuhanan ko ng basis na parang yun talaga yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng ganun. No? Pero okay, binigyan ako ng bagong resita kaso sabi ko magpapatransfer na lang ako ng hospital which is dun sa private kasi I have my card yung sa HMO. Ba't di ko siya gagamitin, sabi ko. Kasi sayang din naman kung babayaran yung isa, nakakatipid pa ako. Then, since meron akong follow-up check-up na rin, sabi ko, na hindi na rin siguro ako magpapa-confine dahil medyo okay-okay na rin naman at lalong na nabigyan na din ako ng gamot dun sa yung binigay sa akin. So, liquid siya. Hindi na siya idadaan sa ano ko. Hindi na siya capsule-capsule na kagaya nung tinitake ko na kailangan kong i-intake talaga. No, iinumin. Hindi na kasi dito eh, ang sakit hanggang ngayon, hindi ako makakalunok ng kanin. Sobrang half day. Kaya yun, ang ginawa nila, yung gamot na yun is instead na ititake ko talaga, na iinumin ko, tinurok na lang nila dito sa ano ko, sa kumbaga ugat, para at least hindi siya masyadong... Kasi pag dito, baka mamaya tataasan naman yung acid ko. Kasi nung madaling araw, sumuka ako ng tubig. Tubig lang. Tapos may kunting bula-bula yung suka ko. Tapos para ang pangit na talaga, di ko na kaya, ang pait na pakiramdam ko. Yun yung magiging acid reflux, guys. So, yung pala nakukuha natin yung acid reflux sa mga pagkain na magagasy foods, at pwede rin siguro oily foods, at saka yung mga nagkakos ng sobrang pagkain, sobra yung pagkain na kinain mo at iba-iba. Tsaka siguro ano ba yung magiging pinaka-example doon na magkakos ng asin. Wala akong mabigay. Basta yun ang iiwasan nyo guys. Tapos yung mga kape, ayun kape, pag uminom ka ng kape, isa yan sa magkakos ng acid reflux. Lalo pag may ulcer ka, history ka sa abot nito, iwasan mo yan. Soft drinks, ayan. Kasi, naalala ko din nung last day pa. Sobrang soft drinks namin dito. Kaya din siguro talagang todo yung asin. Kaya nakakadala na rin. Tapos, ayun. Maganda naman. Pero ngayon, inaantay ko pa yung aking schedule for follow-up check-up. Kasi babalik ako doon sa private clinic na pinuntahan ko. Then, i-check ko kung ano yung magiging takbo ng pagtapos ng ano ko. So, ipapakita ko sa inyo guys pala yung mga video clip sa Quezon City doon sa hospital na pinuntahan namin. Kasi nakapag-video ko doon. Tapos, makikita nyo guys yung kung ano yung current situation kapag ka nagiging patient ka. Hindi lang din naman sa public, siguro sa private meron din kasi as per the government, ano nga, diba? Mga updates nila na sa sobrang daming COVID cases dito sa atin, talagang punuan na yung hospital. Kasi yun din yung isa sa iniisip ko. Ayaw kong magpa-confide kasi baka mamaya, ang dami kasing mga nababalitaan na yung galing sa hospital, hindi naman COVID, tapos pagka dineclare na ano, wala na. Yun, ang ginawa ko na parang ginawa ko dun sa letter is hindi liable yung hospital kapag ka nagpa-transfer ako or umuwi ako. So, sinabi ko din naman na yung side ko kung ano yung reason. Kasi yun, naintindihan naman nila. So, still, meron pa rin kaming nabayaran dun na magkano. Pero okay din naman kasi malaking tulong din naman. Hanggang ngayon medyo hindi naman na siya ganun ka todo. Kunti na lang yung nararamdaman kong kangangasin. That will be all for today guys. And thank you for watching. Bye!